Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasa bagong serye po tayo ng pag-aaral na may temang Standing Firm. At ang titulo ng ating pag-aaral ay Ang Iglesia ng Diyos. Ang ating batayang talata ay matatagpuan sa aklat ng ikalawang Tesalonika, kabanata 1, talatang 2-3. Nasusulat, sumainyonawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwing na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Pagpalain ng pagkabasa sa salita ng Diyos. Nagsimula ang ikalawang Tesalonika sa karaniwang mga pagbati ni Pablo na nagbubunga ng kapayapaan at biyaya ng Diyos sa parehong grupo ng mga mananampalatayang Kristiyano sa unang Tesalonika. Sa sumusunod na talatang 4 ay nabanggit ang salitang iglesia. Ayon sa mga marurunong, ang close reference nito ay sa aklat ng Mateo, kabanata 16, talatang 18, na mismong Panginoong Hesus ang nagsabing ng katagang iglesia na ang diinding ay hindi pangmaramihan kundi isa lamang. Pansinin din na sinabi ni Pablo ang iglesia ng Diyos, na ayon muli sa Mateo, kabanata 16, talatang 18, ay ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag base sa katagang itatay nito. At malinaw na inangking personal ng ating Panginoong Hesus na siya lamang ang nagmamay-ari ng iglesia base sa katagang aking iglesia. Kaya't ang iglesia ng Diyos ay itinatag at pag-aari ng Panginoong Hesukristo lamang. Karagdagang pagpapaliwanag, ang katagang iglesia na nabanggit sa Mateo, kabanata 16, talatang 18, at dito sa ikalawang Tesalonika, kabanata 1, talatang 4, ayon sa magandang balita Biblia, ay isahan at maramihan din ang diin ayon sa mga marurunong. Sa Tagalog ang Biblia, ang ginamit na kataga ay mga iglesia ng Diyos. At halos lahat ng English translation ng Biblia ay God's churches ang ginamit. Alam ni Pablo na ang lokal na kapulungan ng Tesalonika at ang lahat ng lokal na kapisanan ng Panginoong Hesus ay puno ng pagpapalang galing sa Diyos at mungkahi na mamuhay ng payapa o mahinahon sa kabila na ang mundong ginagalawan nito ay kabi-kabila ang kasalanan at kasamaan. Ang iglesia ng Diyos na binanggit ni Pablo sa liham sa Tesalonika ay ang iisang iglesia na tatag at pag-aari ng Panginoong Hesus. Ngunit, nasa isipan din ni Pablo na marami ang lokal na kapulungan ang kabilang o nakapaloob sa iglesia ng Diyos at isa ang lokal na kapulungan ng Tesalonika na kanyang sinulatan. Bagamat hindi po ako eksperto at maiksi pa lamang ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ay naniniwala po akong ang lahat ng lokal na kapulungan ng Emmanuel Church Ministries International ay nakapaloob sa iglesia ng Diyos base sa katuruang itinataguyod nito sa salita ng Diyos at ang kaligtasang biyayang taglay na kaloob ng Diyos. Mga iglesyang tatag, pag-aari, at iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon.